ba? Ayan, Sir Paul, paki-verify lang. Correct. 50,000 pesos. Boom! Hello, Sir Rabi? Hello? Hello, Sir Rabi? Sir Rabi? Anong pangalan mo? Wala po kasi kami cellphone. Nag-iram lang kami. Ah, kaya naman. Anong pangalan mo? Sino nagpadala? Dashi Casineya at saka yung Sherry Loblido. Okay na. Okay na. Finish na. Approve na. Okay. Panoorin po natin yung video. Magandang araw po. Nice po sana humingi ng tulong para po sa earing aid ng aking papa. Wala po kasi kaming kakayanan bumili at luma na po ang kanyang host. Araw-araw po siya sa inyong nakatutok. Sana po mabigyan pansin niyo po kami at ang aking pong papa, 67 years old. Ayun, nakita niyo po yung video. Ayun, ngayon, magkakaroon na siya ng hearing aid para mapakinggan niya na kami habang nanonood. Alam mo kung magkano mapapanalunan ni Papa mo? Magkano? 50,000 pesos po! Congratulations! Oh, pasalamat ka kay Sir Paul Padua. Cellphone. Ah, bigyan kita ng tool phone. Tool phone. Oh, di ba? Salamat po. Oh, umiiyak pa. Okay, sige baby. Sige, congratulations. Ngayong araw nito, 50,000 mapupunta sa'yo. Muli nating babalikan ang batang si Morshane na may sakit na hypokalemic periodic paralysis. Si Morshane ay tinulungan ni Idol Rafi sa pagpapagamot at sinurpresa rin ito sa kanyang graduation noong siya ay grade 10. May regalo si Idol Rafi sa kanya noon na bulaklak, relo, bag, cellphone, malaking teddy bear at laptop. Bigyan namin sa inyo, positive. Hindi lang yan. Meron kang bag, paglalagyan ng cellphone. Thank you po. Relo. Oh, di ba? Gusto mo hulaan ko na to? Buksan mo na. Gaya po ng taon-taon na ginagawa ko po tuwing birthday ko, magbubukas na po ulit ako ng aking alkansya. So ito po yung sa akin, ito po yung sa ate ko kay Mar. Lahat po ng makukuha namin na pera dito is papangtulong ko po sa mga nangangailangan. Kung magkano po man yung matotal ng mga mabibilang namin na pera dito sa alkansya, kung kunyari 100,000 yung halaga niya, dadagdagan ko ng 100, so magiging 200,000 na siya. So, ganun po yung gagawin. Doon po sa post ni Papa kanina, pipili po ako ng pwede pong tulungan yung mga nangangailangan po talaga ngayong panahon. So, ayan po, magbibilang na po ulit kami. Umpisa na natin ang bakbakan. Pag sinabing bakbakan, siyempre, sa isang ring, merong announcer. Ayan, yung ring announcer natin, si Sherry. Sherry. Idol,
Ngayon, maraming netizens po ang uminit ang ulo at nagtag po sa Rafi 2 in Action na meron pong 8.7 million likers. And Idol, na-mention po kayo sa viral video na ito. At ito po yung video na pwersahang paghablot sa bag ni Jaime Nercabilao at pagkuha po, Idol, sa kanyang wallet ng 2,600 and ang dolyar. Ito'y matapos, Idol, magasgasan niya ang Nissan Patrol na may plakang AAK 1968 at nagpakilala daw po ito, Idol, na si JP Key. Habang siya po, Idol, ay sakay po ng motor at nangyari po ito sa Paranaque City noong May 9. Makakausap niyo po si Jaime Nercabilao. Hindi nga, mali nga yung reasoning mo doon. Hindi mo titigila kasi kala ko nga rin po ano yung tumama sa akin. Aminin ko, hindi kita kita. Pero bakit kami pursahin mo, sir, na kukunan yung mga pera namin, sir? Eh kasi nga, 5,000 nga yung ano. Okay. Malay ko ba yung nagsakas? 5,000! Tapos usapan natin. Kasi nga alam ko 7,000 pa nga per panel ngayon. Walang may gusto nito. Yun nga sir, tama. Pero, alam nga naman ako pa ang magmakaawa sa inyo. Pinipirsa mo pa, yung pera nga, inalbog mo nga agad eh. Ayan na yung pera. Yan o? Oh, yun nga, magkano to? Kaya akin na muna yan sir. Walang karapatan kumuha ng pera ko. Akin na yan. Pinangin nyo. Hindi, akin na yan. Walang karapatan. Kahit na, mag-usap tayo. 2,500. O ba't kukunin yung pera agad? 2,500. Makakausap po si Mr. Chucky Dreyfus. Ito po yung dati pong tumutulong kay Mr. John Regala. Nung una po, Idol, kumontak po siya sa atin at magbibigay po sana siya ng pahayag tungkol po sa pagbitaw nila ng suporta dito kay Mr. John Regala. Yes, nakausap ko po si Mr. Chucky Dreyfus last week pa and even kanina dahil nababash daw sila kung bakit nila iniwan sa ere si Mr. John Regala. Ito'y matapos natin tulungan ulit si John pagkalabas niya ng ospital. So marami mga netis nagsabi, bakit niyo iniwan sa ere si Mr. John Regala? Diba? Matapos kayong mag-open ng account para sa kanya and then bumitaw kayo at nagbigay kayo ng reason na pasaway nga siya. Mm-hmm. Yun yung binigay niyong reason. Ito na sa pagkakataon ni Mr. Dreyfus na magsalita para magkaliwanagan. Although meron silang way naman kung gugustuhin para ilabas din yung kanilang side. Pinili nila itong Wanted sa Radyo and we're really honored na napili tayo para ibigay yung side nila doon sa issue na kung bakit daw sila ay bumitaw kay John Regala. Although meron nga silang sinasabing reason sa ibang mga posts sa YT. Now, gusto nila magsalita rito at magbigay ng right from the horse's mouth, ika nga, ng kanilang side kung bakit nga nag- Idol, makakausap niyo po si Sharon Rafinan. Okay. Idol, nirereklamo niya ang mayor na tumulong pa sa kanya at pinatira pa siya nito sa bahay. At ngayon po, siya ay natatakot dahil sa natanggap niyang text mula kay mayor na siya po ay pinapahanap nito at maghanda daw siya. So, nais po niyang makausap sana, Idol, si mayor. Miss Sharon Rafinan, magandang hapon. Magandang hapon po. Tinulungan pala kayo ni mayor. Opo. Tumira kayo kay mayor ito, kinupkup kayo ni mayor, lahat-lahat na ginawa sa inyo ni mayor. And yet, natatakot ka kay Mayor. Bakit, ma'am? Kasi po, sir, yung text po niya, iba po kasi. Siyempre po, natatakot ako kasi wala po akong pamilya dito. Tapos, ano po bang ginawa ko sa kanya? Okay, wala po kayong ginawa sa kanya? Wala po. Criminal na po bang magsasabi tayo ng totoo? Ano po yung sinasabi niyong totoo? Yung lahat po. Meron po, nagalit po kasi siya eh. Meron po kasi akong pinagtapat kay Mayora nung aalis na sana ako sa bahay nila. Kasi po, uuwi na din po ako ng, sa amin. Nagalit siya kasi may pinagtapat nga po ako. Now, umpisa na natin ang ating bakbakan. Siyempre, ang magpapaliwanag niyan, si Sherry. Sherry, anong unang kaso natin? Idol, tila po ba na sobrahan sa higpit itong enforcer sa una nating kaso? Base po sa viral video na in-upload ng pamilya ni Michael Acidilia, siya po ang pasyente, sakay po sila ng tricycle, Idol. Pinagbigyan po sila ng mga sundalo sa 8 checkpoint na nadaanan nila.
at may mga ID at documents din po from the hospital na pinirisinta, katibayan po na siya ay dialysis patient. Itong enforcer po, Idol, hinusgahan pa siya na mas malakas pa daw siya sa Calabaw. Nahuli po sila, Idol, sa Bacoor, galing po sila ng Las Piñas, at sila po ay taga Trece Martires, Cavite. Susunod natin, Idol, bayani din po ito. Ito pong nurse po na ito ay tumulong sa pulubi na nanganak po sa kalye. Makakausap niyo po si Ma'am Lorraine Pingol po, sa pong company nurse. Ma'am Lorraine, magandang hapon. Hello, Idol Rafi. Magandang hapon po. Ikaw po ay isang bayani, Ma'am Lorraine. Hindi naman po. Oh, diba? So, parang hindi pa nagsisinkin sa akin yung salitang iyon. Ma'am, sir. Bagay na bagay sa inyo. You are at the right place at the right time. Yun po, ano, sigurado tayo doon at the right place at the right time. Pero ma'am, mm-hmm. Pwede mo naman tablahin yun dahil COVID ngayon at siyempre lahat ng tao nag-iingat, takot, diretso-diretso ka lang at uwi ka na ng bahay mo at hindi ka na abala. Pero you chose not to ignore dong tao na mga anak at pati kayo nilagay sa pangarap ay yung sarili at tinulungan niyo po yung pulubi. So kabayanihan po yun. Opo. Hindi lang po kasi ako sanay na tinatawag na gano'n dahil actually I'm used to have a quiet life, no? I have a quiet life, so... Ma'am, pakikwento sa amin, paano nangyari yun, ma'am? Pwede ikwento okay. Niyo sa amin? Message sa Rapid Tulfin Action Facebook page ang isang video ng mainit ng tagpo, tampok si Mrs. Mister at Kalaguyo. Panoorin po natin. Sawa ko, labas mo. Huwag ka magsinungaling. Papasokin mo ako. Dali po. Kami po lang dito. Hindi, papasokin mo ako. Ayun yung mga kalit. Labas ka na! Tago? Labas! Napapahiya kayo kay Ma'am Sam. Labas ka na, General Sam. Labas! Okay, final rehearsal. Loida, anong pangalan mo? Loida Rivera po. Anong trabaho? Sales lady po. Saan ka natira? Sa barangay sa Poro, Cubao Crescent City po. Okay, saan ang galing yung lip goods mo? Sa pinsan ko po. Taga saan pinsan mo? Sa pagpapalubing po kasi malapit lang po sa amin. Okay, nagtatay ka, nagsususuka. Eh baka naman yan ay COVID na yan. Tobos ng COVID kasi nanonood naman po ako ng balita. Wala ano? Naman po akong tubo. Wala naman po akong lagnat at saka si Punser at okay din pong aking paghinga, sir. Okay. Ano yung nilalaman ng bag sa relief? Sir, bali yung bag po, eco bag po, purple po yung kulay niya, 5 kilong bigas po yun. May 2 sardinas, may 2 corn beef din po yun, 2 sausage, 2 sisig, may 3 rin po yung beef loaf, sir, saka may alcohol din po. Okay. Alin doon yung nagkasira ng tiyan mo? Ano yung kinain mo? Yung sisig po. Ilang araw ka nang nagsusuka? 2 araw na po, sir. Okay. At bakit hindi ka na pumunta sa doktor? Sir, hindi po ako nagpa-doktor kasi wala nga rin po akong pangpa-doktor, sir. Kasi yung pera po, pinadala ko po sa probinsya, alaman po ng pamilya ko, sir. Okay. Nasaan yung ebidensya? Idol, pinasa ko po sa barangay para ipasuri. Naibigay ko na rin po sa isa po yung pangalan at contact na pinagsunahan po, sir. Sa okay. Isa po ninyo, sir. Alright. Sino-sino pa yung mga nadali bukod sa'yo? Idol, bali sinare ko po kasi yung relief goods na yon sa 3 pamilya na kakilala ko rin po. Mga kapit-bahay po, sina Nanay Gina, Nanay Tessa at
pa po si Kuya Noy Noy. Sino mo ito? Kapitbahay po, idol. Anong nangyari sa kanila? Tupad yung kata ko. Okay. Nasaan sila? Sir, hindi po sila pwedeng makausap sir kasi hindi naman po ako makalabas kasi naka-quarantine po ako dito sa amin. Now, pag dumating na doon sa point na nag-usap na kami ni Atty. Garrett at anong sasabihin mo doon pag magtatanong ka ngayon kay Atty. Garrett, anong itatanong mo sa kanya? Kung pwede ko po bang kasuhan yung kumpanya po ng bigas at kumpanya po ng bigas at pwede ko rin po bang kasuhan si Ma'am Ivana po. Okay. At pag sinabi ni Garrett, magkano yung ma-expect mong danyos? Magkano danyos ang nasa utak mo? So, magkaiba po yung sa kumpanya ng dilata at saka sa bigas po. Magkano kay Ivana? Bali 100,000 kay Ma'am Ivana sir. Tapos sa dilata at saka sa bigas kahit natag 250,000 na lang po sila. Sir, kasi may tatlo po na pamilya na iniisip ko po kasi ako rin po kasi yung sinisisi nila sir doon sa relief food sir eh. Ah, so ibang kaso kayo, sisingil pa yon. Okay, good. Ngayon, kaya ka humingi na ganong pera, papagawa ka ng bahay at gusto mo yung magpanimula. Panimulang buhay. Diba? Tapos kung may metira pa, bibili ka ng motor. Oh, yan. So, magmumura ako, maggalit-galitan ako, huwag mo lang pansinin yun. Ibigay mo lang. The only time na gi-give up ka na, pag diniklara ko na, na prank na ito, tatawa ka na magsusorry ka. Opo, sir. Paano ka magsorry? Sabihin ko naman, Ivana, sorry po kasi napag-utusan lang po. Okay. Eh, ma'am, isa po ako sa gagahanganin, ma'am. Okay, okay. Now, at any given time, naipit ka na at wala ka na masasabi, corner ka na, kasi I'm sure itong si Ivana, i-challenge ka. Siyempre, marami tatanong-tanong to para tingnan kung legit ka ba o hindi o ano ba talaga ang pake mo. Anong gagawin yung pag-ipit na ipit ka na? Iiyak, sir, or magagalitan po. Okay. At ililis mo yung topic. Opo. Okay. Ito yung linya mo pwede magamitin. Mamimili ka rito. Ganun ba kayo magtrato sa mga mahihirap? Natapos nung bigyan ng relief goods, tapos yung pala, eh, pag may nangyari, tatalikuran nyo na. Sige po. Sa'yo. Or, ganun talaga kayo mga mayaman, ano? Mga mapang-api kayo. Bibigay-bigay na lang kayo ng mga relief goods, tapos panispat, sira pa. Yun. Yung dalawang yun. Okay. Sisihin mo yung mga mayaman, no? Bigyan pala kayo mga mayaman, etc., etc. Or, alibasa, mahirap lang kami, ginaganap nyo kami. Ganon ang linya mo. Okay? Ganon ang style kasi ng mga scammer. Okay? So, kasi scammer ang labas mo rito eh. Diba? Pahindigan mo na ng scammer ka. Alright? So, ready na tayo. Okay, ngayon, Atty. Garrett.